Samantala, balik tayo sa mga balita sa Pilipinas. Sa balitang politika naman, pinaghinay-hinay naman ni Senator Pan-Philippine Lacson si Senator Manny Pacquiao na huwag pabigla-bigla sa mga expose daw na korupsyon sa administrasyon. Ginawa ng senador ang pahayag matapos na magipagpulong siya kay Senator Pacquiao at Senate President Tito Soto na sinasabing bago umalis ng Pilipinas ngayong weekend, itong si Pacman patungo ng Amerika para magpatuloy sa kanyang training, sa kanyang laban naman sa Agosto, laban naman dito kay Errol Spence. At sinasabi daw, ang dito kay Senator Ping, ay meron daw ilalabas na mga pasabog o ebidensya si Senador Pacquiao doon pa naman sa naging hamon sa kanya ng Pangulong Duterte. Naniniwala si Lacson na desidido rin si Pacquiao na patunayan sa Pangulo ang laganap daw na katiwalian sa ngayon. Pero pinayuhan daw itong si Pacman na mag-ingat, baka ang ilang hawak niyang ebidensya ay mga peke. Kapag anya sumemplang daw kahit isa ito lamang, kahit doon sa malit na bagay, ay malilimutan kahit ang mga malalaking may sustansya na expose o pagbabulgar. Muli namang nilinaw daw ni Pacquiao na hindi naman siya nakikipag-away sa Pangulong Duterte, kundi nais lamang daw niyang makatulong naman sa kampanya laban naman sa korupsyon. Ngay pariyan, ibinulgar ni Senator Ping Lacson na noon pa mang taon ay nilapitan na siya ni Senator Manny Pacquiao na maging vice presidential running mate sa pagtakbo niya sa pagkapangulo sa susunod na taon. Pero ayon kay Lacson, noong taon pa na ito ay marami na ngayon ang nangyari o na-overtaken na. Kung maalala, maging si Senate President Tito Soto III ay inamin din ang balakin din niya ng pagtakbo sa pagka-vice presidente ay kung tatakbo rin bilang presidente si Lacson. Samantala naman, sa ibang eksena naman, maglalabas din daw sa sunod na linggo si dating Senador Antonio Trillanes IV ng mga korupsyon na kinasangkutan din daw ng Pangulong Duterte at Senadora Bongo. Ang nasabing banta ni Trillanes ay kasunod na rin naging hamon ng Pangulong Duterte kay Senator Manny Pacquiao na pangalanan ang mga ahensya ng gobyerno na sangkot daw sa korupsyon. Inilala din ng dating senador ang naging hamon niya sa Pangulo na pumirma ng waiver para sa 2.2 billion pesos na BPI bank accounts niya na hindi raw nagawa nila naman sa dami raw ng mga alibi. Minalit lamang si Senador Bongo naman ang naging banta ni Trillanes kung saan sinabi nito na nagpapapansin lamang si Trillanes dilan sa nagbabalak din itong tumakbo sa 2022 elections. Dapat rin anyang huwag nang antayin sunod na linggo kung talagang mayroon itong ilalabas na anomalya laban naman sa Pangulo at laban din sa kanya. Samantala, tinawag naman na very good news ni Energy Secretary at Vice Chairman ng PDP Laban Alfonso Cusi ang naging deklarasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte na sa ngayon ikinonsidera siya natatakbo sa pagka-vice president sa 2022 elections. Ayon kay Secretary Cusi, kung nakapag-desisyon na raw ang Pangulong Duterte na tumakbo sa pagka-pangalawang pangulo, ay ito naman ang layunin daw ng buong partido. Depensa ng kalihim, ang kagustuhan daw nila na tumakbo muli ang presidente ay upang maipagpatuloy ang mga nasimulan na programa. Gayon din kaya raw gusto nila dahil sa paniniwala nila na ito ang susuportahan ng mayoritas ng mga Pilipino dahil sa meron. Samantala, ang Malacanang naman ay giniit na wrong move ang pang-aaway ni Pacquiao kay Pangulong Duterte. Habang ang mga ahensya naman na idinadawit ni Senator Pacquiao sa korupsyon, inatasan na ni Pangulong Duterte na ibigay ang buong kooperasyon sa investigasyon. May pag-ulat dyan si Bomber Raymond Tinasa. Bombo Everly, Bombo Dennis, ipinagkutos nga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ahensya ng gobyerno na 100% may magtulungan sa investigasyon ni Senador Manny Pacquiao sakaling kasama sila sa mabanggit nito na umano'y nasangkot sa korupsyon. Ang Department of Health ang unang ahensya ng gobyerno binanggit ni Pacquiao na may mga sumbong niya ng korupsyon lalo na sa pondong ginagamit ngayon sa pagdugon sa pandemya ng COVID-19. Sinabi ng Chief Executive na nisumite na sa tanggapan ni Pacquiao ang paliwanag ni Health Secretary Duque kaugnay sa pinaglaan ng pondong ginamit ng pamahalaan sa COVID-19 response. Ayon sa Pangulo, hinihintay na niya ngayon ang sunod na ahensya ang pangalan ni Pacquiao kalakip ng mga ebidensya para sa kanyang maaksyonan. At kaugnay nga niyan ay balikan natin yung naging babala at patutsada nga ni Pangulo Duterte kaugnay sa pagkatagatagla raw na paging senador ni Pacquiao ay palagi naman daw absent o kaya ay laging wala sa kanilang sesyon. Na ito pang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. That kung mention sila ni Pacquiao na may corruption, that they should cooperate 100%. Yung mga, alam mo yung sa health, yung Federal Ward nila, yun yung mga accounts
nabayaran ng World Bank pati Asian Development Bank. So, maghanap pa si Pacquiao ng iba. Siya yung may sabi may corruption. So, it is his burden to identify the office and failing to do it, failing to prove his case na may corruption. Mahirap talaga itong, you know, when you are a champion in boxing, it doesn't mean to say that you are a champion in politics. So he's blubbering his mouth, tapos na. I am waiting for resort for the next department that he would choose to investigate. Pero investigahan niya ito ha. Liupuan niya ito. Upuan niya ito, mag-imbestiga siya, huwag siyang padaloy-daloy. At kung meron man siya ibang kompromiso, ata yata mag, you know, naghintay kami kung sino pa. Pero I expect him to sit in Congress. Do not go anywhere. Finish and find out the corruption that you are talking about. Eh kung mag-report ka lang dalawa, isang buwan, then I would say that you are a shit. A shit is a shit. Magtrabaho ka, hiningi mo yan, nandyan yung mga papel, start investigating, do not go elsewhere. Comply first with your duty as a senator. Tapusin mo yan, nandyan yung mga papeles. Huwag kang pa-absent-absent. Yan ang bahagi ng pahayag ni Pangulo Duterte. Samantala, Bombo Dennis, Bombo... May maganda ako ipapakita. Alam nyo, kasi nagagalit yung iba. Mayroong mga nag-message sa akin. Sabi nila, eto, nagalit sila kahapon sa akin. Oo, galit sila sa akin. Sabi nila, Banat Bay, masyado ka namang one-sided kahapon. Sabi ko, bakit? Anong meron? Eh kasi, bakit wala si BBM doon sa eksena na kung sino yung magiging presidential tandem ni Pangulong Duterte? Bakit ganon? Galit na galit sila sa akin. Sabi ko, sandali. Sabi nila, eh bakit nandun si Cayetano tsaka si Senator Bongo? Eh kasi nga ho, ulit-ulitin ko, sabi pa ulit-ulit ko na sinasabi ito. Kasi nga, ang pinaplano, ang talagang mangyayari, tandem ni Mayor Sara at saka ni BBM. Mayor Sara, President, BBM, Vice President. Yan ho yung ninanais natin para malakas ang puwersa. Yung tanong ko kahapon, kung sakasakaling hindi tatakbo si Mayor Sara. So, tinanggal natin yung Mayor Sara team. So, wala, tanggal sa team. Okay, so kasama doon si BBM. Eh bakit mo naman pinasok si Cayetano? Sabi ng iba, excuse me po, si Cayetano po, ever since 2016, sobrang defender na yan ni Pangulong Duterte. Hindi ho yan nagbago kahit ilang beses quote-unquote nalaglag, di ba? Hindi ho nagbago yan. Hanggang ngayon, o papakita ko sa inyo ha, ngayon na may laban ng Pangulong Duterte at Pacquiao. Anong sagot ni ano? Sige nga ho, tanungin ko kayo, meron ho ba kayo narinig kay BBM? O, baka hindi ko nakaano eh. Baka hindi ko narinig, ipaalam nyo nga sa akin. Sige nga ho, wala, di ba? Pero ito, narinig nyo ho ito. Iginiit ngayon ni dating House Speaker Alan Peter kay Tano na ang business sector ang dapat na magsabi kung bumababa o hindi ang korupsyon sa Pilipinas sa ilalim ng Duterte administration. Reaksyon niya ito matapos sabihin kamakailan ni Senador Manny Pacquiao na mas lumala ang korupsyon ngayon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Si MJ Mondihar magbabalita live. MJ? Jade, may mga bagong pahayag ngayon si former Speaker Alan Peter Caigdano, kaugnay sa bang issue ngayon sa politika. Ito kaya yung pinakamabigat na laban ni Manny Pacquiao o meron pa kayang iba, no? Dahil, siyempre, sanay tayo to root for him, pero sa larangan ng boxing yon. Sa isang press conference sa Taguig ngayong hapon, ay tila dinepensahan ni former Speaker Alan Cayetano si Pangulo Rodrigo Duterte sa palitan ngayon ng mga patutsyade nila ni Senador Manny. Okay, ha? Okay. Remember this, ha? Medyo mahirap sa part ni Speaker Cayetano ito. Alam nyo kung bakit. Kasi po, pareho silang fate ni Pacquiao, eh. Sa katunayan, talagang nag-uusap yan pagdating sa ganyan. Pero, in yet, sa kanya kasi
kung ano yung tama, dun din, dun tayo dapat, di ba? Pacquiao, ayon kay Sikay Pacquiao, mas lumala pa ang korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. Pero ayon kay Cayetano, pero ang talaga makakapag-compare, yung pong mga negosyante, kasi sila yung dealing with DAR nung Pinoy's time, GMA's time, Arab's time, di ba? Yung pong importers, kasi sila yung dealing with the different custom commissioners and dealing with the different administration, di ba? Alam mo, kaya gusto ko din tong mama na ito, may utak eh, no? Hindi, kasi hindi natin naisip yun eh. Hindi natin naisip na sino ba talaga ang dapat na makakapagsabi kung kurap ang gobyerno. Yung mga negosyante. Bakit to? Yung mga negosyante ang kumukuha ng business permit. Yung mga negosyante ang nagbabayad ng BIR. Yung mga negosyante ang nakikipag-deal sa gobyerno. Tanong nyo sila. Yun yung magandang argumento eh. Itanong nyo sila kung sila ba ay ngayon hinihingan pa ng pera. Kesa nung panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, tanongin nyo sila. O, di ba? Ang ganda eh. Hinikayat rin ng dating speaker ng Senado at Kamara na magsagawa ng investigasyon. Sa DPWH, may nakasalubong ako na sabi ang laki ng nilinis ngayon. O, pero pag tinignan mo din sa social media, may mga umaangal na hindi maganda yung project. So I think it's really the people on the ground who are better to tell you kung... Ayan, tama yan. Halimbawa, di ba, DPWH, di ba? Isipin nyo ito nun ha. Isipin nyo, mga palangga, ha, makinig kayo. Ay, may palangga pala tayo dito na nakikinig. Oh, mga palangga, makinig kayo. Diba noon, ano ang pinaka, pag sinabi mong pinaka-corrupt na agency ng Pilipinas, ang unang papasok sa utak ninyo, ano? DPWH. Oh, diba? Pero ngayon, ano ang pinaka-nangunguna pagdating sa proyekto? Diba, DPWH tsaka DOTR? Oh. I mean, doon pa lang, makikita mo eh. Tama talaga siya sabi nito ni Mamang To eh, na talagang grabe. I mean, doon, tingnan nyo. Huwag nyo kasing tanungin yung mga politiko. Natural yung mga politiko, babanat at babanat lang yan. Diba? O, pero ngayon, tingnan nyo, tanong nyo yung mga taong nakikipag-deal sa DPWH. Itanong nyo, o, sinasabi nitong isa, DPWH pa din ah. Oy, excuse me, tingnan mo nga ngayon ang DPWH. Sa dami ng ginawa, pumunta ka kay Mark Villar page. Tingnan mo, baka malula ka sa dami ng naaayos. Oh. 'Di ba? I mean, ang daming naayos doon. Kaya nga ang sinasabi lang nito ni Cayetano, oo, meron pa din. Pero marami nang naaayos. Ibig sabihin, simple lang. Napaka-false yung narrative ni Pacquiao na today or this administration is mas corrupt kaysa nung nakaraan. Yun yung sinasabi, 'di ba? San mas grabe o hindi yung corruption? Para naman sa business sector, malaki ang ibinaba sa mga issue ng korupsyon sa ilalim ng Duterte administration. Oh. Dalawas rin ito sa pangapahayag ni Manny Pacquiao na talagang talamak ang korupsyon ngayon sa pamahalaan. Mm. Kami mismo magpagsasabi, ako mismo, na nabawasan lahat yan. In fairness. Ano daw, paki. Nabawasan lahat yan in fairness to President Duterte. Ayoko yan! Paano na? Oh. President Duterte, I'm not playing favorites kung sino man. I'm just telling the truth. Halos na mga smuggler, talagang they are trying their best. Sigaret, ilan ang nahuli nating grupo kami ng sigarilyo, kasamang NBI, kasamang police, ilan ang nahuli na sigarilyo? Ayon naman sa isang political analyst, nagsimula nang kumamada si Pacquiao sa kanyang mga plano sa politika, kaya bumabanat ito ngayon sa administrasyon. Pag gumagawa na ng sarili niyang kalaw si Pacquiao. Ako, ayoko yan. Malay. Sorry ha, ayoko yan. Hindi mo. Bakit kukuha kayo ng political analyst? Yun pa. Pambira. Lenny Robredo. Pero bukas kaya ang LP na tanggapin si Pacquiao sa partido kung tatagalin ito sa PDP laban? Our concentration in the party today is to prepare if eventually, in eventuality, that Lenny Robredo runs for president. Pag hindi siya tumakbo sa pagka-vice presidente, we are open to alliances. We are open to discussion. That's all I can say at this point. Okay. So sa madaling salita po, ganito lang naman kasimple. Marami pong pagbabago na pagdating sa korupsyon. At patuloy pa rin po na pinupugsayan ng ating gobyerno hanggang ngayon. Diba? Pinakita ko sa inyo yung PACC. Ang sinasabi lamang po dito ay dahil nga sa lagang, ikukumpir mo yung nakaraan, malabong-malabo talaga yung sinabi ni Pacquiao. Tapos, at dahil sa mga nagtatanong din na bakit ko daw sinasama pa si Cayetano, kita nyo naman. I mean, in fairness dun sa mama, may laman ng utak, ha? Aside from may laman ng utak, never mo siya makikitang bumaligtad dito kay Pangulong Duterte.